Hello mga katek! Welcome back mga ka-WJC. Gagawa tayo ng digital na timbangan. Ito yung mga galing sa mga palengke. At may suki rin naman tayo dun. Yung kanyang model, General Master. Yung model niya, GMD-30. Yan, isaksak natin. Okay. On, nakaon naman. No power siya. Lilinisin ko lang muna itong mga kadibulo GT at para medyo maliwalas yung ating gagawin kasi masyado nang madumi. At baklasin ko na rin siguro yung pinaka-casing ito para makita natin yung loob niya kung ano naging problema. Okay. Okay, nabuksan na natin mga katek tips. Ayan. Lilinisin muna natin. Medyo madumi na. Saka may sunog banda rito eh. Oh. Ito. Kaya siguro nag-power yan. Yan o. Oh. Isa ba yan? Yan. Ito. Yan o. Oh. May nasunog. Yan. May nasunog dito yung resistor. Yan o. Oh. Sunog na sunog, di ba? Pinasok natin ng ipis eh. Siguro kailangan na natin linisin muna. Ang baho kasi talaga. Okay, nalinis na natin. Okay, isasaksak ko lang yung pinaka-charger para makita natin kung okay naman yung supply. Yan, normal yung supply niya. Ay, 12 volts yung supply. Ibig sabihin, good yung power supply. Pero may sunog dito eh, no? Ang gagawin natin dyan, tanggalin natin. Para makita natin. Okay. Kalasin muna natin. Okay, ito na. Kita ba? I-zoom natin. Okay, sinum ko lang para mas makita natin. May sunog siyang resistor, no? Ayan. May ba sunog? Ayan, no? Oh, no! Ayan. Kita ba? Ngayon, pagka ganitong nasusunog yung resistor, hindi nga natin alam yung value. Ay, ituturo ko na lang sa inyo mamaya. Nasunog na rin yung kanyang mga wire eh. Oh. Kailangan na siguro natin i-direct na rin. Ang gagawin lang natin dito, kailangan natin tanggalin yung mga carbon. Dahil, yan, alas na rin eh. Oh. Oh no! Okay. Ikakabit lang natin para maging maayos na. Para makita natin. Nasunog na eh. Ha? Yan. Yan. Itong resistor na to, ang gagamitin natin dito is 12 ohms. Marami na rin kasi akong nagawang ganito. 12 ohms lagi yung nakalagay. Ito na yung laging nagiging problema. Ikakabit ko lang dyan para ma-testing natin. Okay? Kakabit ko lang. Okay. Ito yung ginawa natin. Ito yung nasunog na resistor. Yan, bali, yan yung kadalasan na nangyayari pagka nag-no power. Itong 12 ohm. Tapos, dinirekta ko na lang din itong pinaka-wire niya. Yan. Tsaka, ito. Itong isang wire na to, papunta lang yan ng switch. Yan, dito. Yan. Baka merong hindi nakakalam. Tapos itong isang wire na to, ito,
papunta naman siya ng pinaka DC jack. Yan. Yung sa mismong adapter. Yan. Yan yun. Yung sa adapter yan. Sa mismong adapter. Yan. Okay. Isaksak ko lang muna para ma-testing natin kung okay naman yung gawa natin. Yan. Tandaan nyo lang yung mga connection para pag nasunog, alam nyo rin. Pag nagkaputol-putol na. Okay. I-on ko. Yan. May tumunog naman, di ba? Okay na. Yan, no? Wonder na. Okay. Tapos, tingnan natin kung nagpa-power. Yan. Tingnan natin. Yan, nag-off. On ko ulit. Yan. Sumana na siya, no? Yan. Tingnan natin kung titimbang. Set tayo ng 0. Yan. Memory. Yan, no? Mitimbang na. Hanggang makita natin. Okay. Yan, mitimbang na. May price na. Tapos yung kilo. Yan. Okay. Ipakita natin, no? Yan yung ginawa lang natin. Yan, at nag-charge na siya. Hugutin ko yung charging ng adapter. Tanggal na. Pero gumagana pa rin naman. Ibig sabihin, buhay pa yung baterya. Yun lang yung naging problema. Yan. Sigurado namang may napulot kayong idea sa ginawa natin at maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Bago po tayo magtapos, shoutout muna po tayo sa mga kaibigan po natin. Yan, pakisuportahan po lahat ng mga tech vlogger natin. Thank you po.